tayo ay nasa mabuting kalagayan. Mga bata, ito na ang pangatlong episode natin. Natutuwa kaming lahat na makasama kayo ngayon. Sa unang episode ng ating series, napag-aralan natin kung paano tayo kinakatagpo ni Jesus kapag tayo ay nakakaramdam ng galit. At nitong nakaraang linggo, itinuro sa ating lahat ang emosyong disgust sa katauhan ni Perfecta. Dito, itinuro sa atin ang katotohanan na kinakatagpo tayo ni Jesus sa tuwing nakakaramdam tayo ng pagnanais na maging perpekto. Itinuturo niya sa atin na gawin ang pinakamahusay o ang best natin sa lahat ng oras, gawa, sinasabi at iniisip natin. At ngayong hapon, sama-sama tayong muli dahil RCF Kids Online Sunday School na! Panalangin po namin na mawala ang takot namin, lalo na sa panahon ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo po namin itinataas ang araw namin. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyo, Kim Abigail P. Alba. Oh, mga bata, tumayo na tayong lahat. At sabayan niyo kami sa pag-indak, sa pag-awit ng mga nakalangit na awitin. Huwag kayong mahihiya, ha? Sabayan niyo kami. Tara na!
No! A few moments later. Ferry, ikaw na. Tara na. Hindi po, teacher. Ayoko po. Ayoko po. Halika na, Ferry. Napaka matatakutin mo naman na ba? Ang simple-simple lang ang gagawin eh. Ayoko po talaga, teacher. Bakit ka ba natatakot? Eh, sasaluhin ka naman nila eh. Ayoko po. Ayoko po talaga, teacher. Hindi ka ba naniniwala sa amin na sasaluhin ka namin? Hindi naman sa ganun. Pero natatakot kasi ako eh. Sige. Kung ganun, halika, samahan mo muna kami para makinig at manood sa kwento natin. Kwento? Gusto ko yung teacher! Kami din! Kami din! Ano pong kwento? Nako, baka nakakatakot yan, ha? Uwi na lang ako! Hindi, Ferry. Oh, wait. Handa na po ba ang lahat? Yes, teacher! Handa na! Aba, eh ikaw, handa ka na ba? Kung ganun, kwento mula sa Biblia! Pasok! Gusto ng mga tao na marinig ang pagsasalita ni Jesus. Minsan, maraming tao ang nagtitipon upang makinig sa Kanya. At nung minsan na nangaral siya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay maraming tao ang nagsisiksikan sa paligid. At dahil doon, siya ay sumakay sa bangka at doon nangaral sa mga tao na nasa baybayin. Sa pagtatapos ng araw, ay nagpaalam si Jesus at ang kanyang mga disipulo sa mga tao. At pagkatapos, ay naglayag sila patungo sa dagat ng Galilea. Pagod na pagod si Jesus, kaya't pagkatapos, siya ay mahimbing na nakatulog. Ang ilan na kasama ni Jesus ay mga mangingisda. Sabihin nyo nga mga bata, mangingisda. Magaling! Kaya alam nila ang lahat tungkol sa paglalayag gamit ang bangka. Masaya sila na ang tubig ay maganda, kalmado at payapa. Maaari silang magpahinga, ngunit di nagtagal ay nagsimulang magbago ang mga bagay. Nagsimulang umihip ang hangin ng napakalakas at tinulak ng mga alon ang bangka hanggang sa maging malikot ang bangka sa ibabaw ng dagat. Hindi nagtagal ay naging napakasamang bagyo ito. Ang mga alon ay naging napakalaki at napupuno ng tubig ang kanilang bangka. Nakakatakot! Sa panahon ng lahat ng kaguluhan ay may isang tao lamang sa bangka na hindi nag-alala. Alam niyo ba kung sino yun? Tama! Si Jesus. At pagpunta sa kanya ng mga disipulo, ginigising at sinabi nila, Guro! Guro! Papahamak kami! At gumising si Jesus. Nakita ni Jesus ang bagyo, ngunit hindi siya natakot. Kiningnan niya ang mga alon at tubig at sinabi,
tahimik! At huminto ang bagyo. Naging kalmado ang tubig. Tumigil sa pag-ihip ng hangin. At pagkatapos, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, Bakit kayo natatakot? Nasaan ang inyong pananampalataya? Namangha ang mga disipulo at sinabi nila sa isa't isa, Sinong tao ito na kahit ang hangin at tubig ay inuutusan niya at sinusunod siya ng mga ito? Napakalakas ng mga bagyo, ngunit maaari pa rin pigilan ni Jesus ang mga bagyo dahil si Jesus ay anak ng Diyos. At yan ang story natin ngayon, mga bata. Nakilala natin ang mga disipulo ni Jesus na takot na takot. Oo nga po eh. Kitang-kita sa kanila na takot sila. Parang ako? Takot na takot sa maraming bagay. Naku, teacher! Ito ay hindi magandang emosyon. Kasi, lagi kang takot kahit sa maliliit na bagay. Grabe ka naman! Hindi yan! Totoo! Totoo, diba? Itigil nyo nga yan. Baka magkapikunan pa kayo. Siya kasi teacher eh. O sige, tama na po yan. Ihanda na ang mga tainga at makinig na dahil... Pag-usapan na! Ngayong hapon, tandaan nating lahat na ang fear o takot ay hindi lamang negatibong emosyon na maaaring sumira ng araw natin o maging dahilan para maging duwag tayo. Tandaan, ang fear o takot ay maaaring maging mabuti din. Paano po naging mabuti yun, teacher? Eh, takot nga po yun eh. Mabuti ito, Ferry. Dahil ang fear o takot ay maaaring maging proteksyon natin sa kapahamakan o panganib. Kapag tayo ay nakaramdam na ng takot, ito ay maaaring maging warning o signal na kailangan na nating mag-ingat. Halimbawa, takot na takot ka sa malaking aso. Eh kaso, nakakita ka ng malaking aso sa dadaanan mo. Oh no! Kung ikaw ay may takot sa aso, ano kaya ang gagawin mo? Tama! Ako ay hindi natutuloy at tatawag ako ng tulong. Kasi hindi naman natin alam kung yung aso na nakita natin ay maamo o nangangagat ng tao. Oo nga po, no? Parang nangyari po yung sa akin kanina lang. Teacher, may negatibo din po ba na epekto ang fear o takot sa akin? Sa amin? Nagtatanong ka ba? Tignan mo na nga rin yung sarili mo. Bakit ako? Ayan na naman kayong dalawa. Nagtatalo na naman kayo. Eh, nagtatanong lang naman po kasi ako teacher eh. Okay lang na magtanong ka, Ferry. Sa katunayan nga, napakaganda ng tanong mo. Kayo mga bata, yan din ba ang tanong ninyo? Okay! Tandaan, una sa mga epekto ng takot sa ating mga tao, ay, it makes the person weak o ginagawa nitong mahina ang isang tao. Mahina, teacher? Yes po. Naranasan niyo na ba na lumakas ang
tibok ng inyong puso dahil sa... Yes po, teacher! Nung nakita ko yun... Hindi pa po ako tapos. At hindi rin si Crush ang tinutukoy ko, ha? Talaga. Ang tinutukoy ko na dahilan ng pagtibok ng napakalakas na ating mga puso ay kinatatakutan natin o yung sobrang nervyos natin. Base sa pag-aaral, ang takot daw ay maaaring humantong sa panghihina ng ating puso o kalaunan ay ng ating katawan. Totoo po ba yung teacher? Opo. O meron ba? Pangalawa, ang epekto ng takot sa ating mga tao ay it makes us doubtful about ourselves. Sa Tagalog, nagagawa ng takot o fear na pagdudahan natin ang ating mga sarili. Gaya po na ano, teacher? Magandang tanong yan, Teacher Leo. Kapag tayo ay nakakaranas ng takot, pinagdududahan natin ang ating sariling kakayahan o galing. Halimbawa, tinawag ka ng guru mo habang nag-aaral kayo ng addition sa Zoom. At sinabi niya, Ferry, alam kong magaling ka sa addition. Pwede bang ibigay mo sa amin ang sagot mo sa number one? Pero dahil takot ka ng pagtawanan ka, kapag nagkamali ka, hindi ka nalang sumagot. Nakakalungkot naman yan, teacher. Totoo. Dahil sa takot natin, hindi natin na ipapakita ang galing o husay natin sa iba't ibang larangan. Dahil na rin sa pagdududa natin sa ating sariling kakayahan. Tandaan, fear hinders us from becoming the person God wants us to be. Napipigilan ng takot ang mga plano ng Diyos para sa ating mga anak niya. Naku, ayoko po na hindi matupad ang mga pangarap ko at pangarap ni Jesus para sa akin. Ako din po, teacher. Gusto ko na matupad at mangyari lahat ng pangarap ni Jesus sa buhay ko. Magaling! Eh kayo, ano kaya sa tingin ninyo ang pangarap ni Jesus para sa inyo? I-drawing nyo nga po sa isang malinis na papel ang alam ninyong pangarap ni Jesus para sa buhay ninyo. Ipakita nyo nga po. Wow! Napakaganda naman! Basta ako, alam ko na ang pangarap sa akin ni Jesus ay maging magaling na piloto! Piloto? Imposible yan. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, takot ka na sa activity natin kanina eh. Maging piloto mo kayo. Eh, di ba, mas matataas na lugar ang nililipad ng eroplano na minamaneho ng piloto? Hay nako! Itigil nyo nga yan? Meron ka po ba, teacher? Meron pa! Ngayon, pag-usapan naman natin ang dalawang katotohanan patungkol sa fear o takot na mula sa ating kwento. Kanina, napanood natin kung gaano natakot ang mga disipulo ni Jesus nang maramdaman nila ang napakalakas na ihip ng hangin at likot ng tubig. Na para silang malalaglag sa bangka na sinasakyan? Naku, katakot! Tama, Ferry! Sa tingin niyo mga bata, ano kaya ang gustong ituro sa ating lahat ni Jesus sa kwento mula sa Biblia kanina? Isigaw mo nga! Tama! Sa panahon
panahon na tayo ay natatakot, maaari tayong tumawag kay Jesus sa pamamagitan ng pagdarasal. At tandaan natin na tayo ay naririnig at tutulungan niya, tulad na lamang din ng kanyang ginawa sa mga disipulo. Sabihin mo nga sa katabi mo, sa tuwing ikaw ay natatakot, tumawag ka kay Jesus, pakikinggan ka niya, at tutulungan ka niya. Magaling mga bata! Tandaan, ang bagyo ay maaari nating maihalin tulad sa mga problema na hinaharap natin at kinatatakutan natin. Ano po ang example nito, teacher? Itaon natin sa sitwasyon ngayon. Ano po ba ang kinakaharap na malaking suliranin ngayon ng ating bansa? Tama! Ang COVID-19. Tunay na nakakatakot ito dahil kung hindi tayo mag-iingat, baka tayo din ay magkasakit. Kaya, ang pangalawang katotohanan mula sa ating kwento at dapat nating laging alalahanin ay si Jesus ay Panginoon at pwedeng-pwede natin siyang pagkatiwalaan sa lahat ng problema na kinakaharap at kinakatakutan natin. Alam niyo ba kung bakit? Tama! Dahil siya ang anak ng Diyos at siya ang makapangyarihan, kaya niyang tulungan ka sa anumang problema na kinakaharap mo at kinakatakutan mo. Gaya na lamang ng ginawa niyang tulong sa mga disipulo. Eh, teacher, paano ko naman po matutulungan ang sarili ko na hindi mangibabaw ang takot sa akin? Para kasing ang hirap alisin nun sa sistema ko eh. Nauunawa ang kita, Ferry. Maging si teacher ay natatakot din. Pero sa tulong ni Jesus at ng tips na sinabi sa akin, napagtagumpayan ko ang takot ko. Naku, gustong-gusto ko din po na malaman ang mga tips na yan, teacher. Ako din! Bakit? Natatakot ka rin ba? Hindi ko lang pinapahalata. Kung ganun, makinig kayong dalawa at syempre, ikaw at ang mga kasama mo din, ito ay para sa ating lahat. Una, don't panic. Huwag kang mataranta. Dahil kapag tayo ay nataranta, maaaring hindi natin maisip kung ano ba ang akma na gawin sa partikular na pangyayari. Sa halip na mataranta, tayo ay manatiling kalmado at isipin kung ano ba ang dapat nating gawin. Pangalawa, balikan natin ang mga nakakatakot na kaganapan na napagtagumpayan natin. Kung dati, napagtagumpayan mo ang mga ipis, magaling. Ibig sabihin, kapag nakakita ka ng butiki ngayon sa bubong ninyo, siguradong hindi ka na matatakot. Dahil, mas maliit ang ipis kaysa sa butiki. Pangatlo, tingnan ang ating takot at isipin na may mabuti at magandang layunin ito. Gaya ng sabi ko kanina, hindi lahat ng takot na mayroon tayo ay may hatid na negatibong epekto sa ating lahat. Tandaan, ang takot na mayroon tayo ay maaaring proteksyon natin laban sa mga panganib. At panghuli, humingi ng tulong kapag tayo ay natatakot. Tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Andiyan ang ating mga magulang, mga kapatid, mga tito at tita, mga lolo at lola, mga kaibigan, mabubuting kapitbahay at higit sa lahat,
andyan si Jesus. Lagi niya tayong binabantayan at handa siyang tulungan tayo 24/7. Yahoo! Basta huwag lang natin kakalimutan na humingi ng tulong at tawagin siya. Tama! Ang galing mo dun! Naku, maraming salamat sa inyo dahil sa aral na ito. Natutunan ko na sa tuwing ako'y natatakot, andyan si Jesus para tulungan ako. Kailangan ko lang magtiwala at tumawag sa Kanya. Totoo yan, Perry! Kaya sana magtiwala ka din sa amin. Dahil gaya ni Jesus, kami bilang mga kaibigan mo, pwede mo rin kami pagkatiwalaan. Talaga? Oo naman! Naku, pakiramdam ko handa na ako na gawin ang activity natin kanina, teacher. Ganun ba? Magaling! Tara na po! Handa ka na ba, Perry? No more fear? No more fear! Ready? 1, 2, 3! Yay! Sino na sunod? Kayo naman! Sino na sunod? We hope may naunawaan kayo sa ating aralin ngayong hapon, mga bata! At para sa ating memory verse ngayong araw, mayroon din tayong matapang na bisita at siya ang maghahatid ng ating memory verse ngayon. Tawagin na natin si Eliane Sky V. Zabala para pangunahan tayo sa ating memory verse of the day. Makinig po ang lahat, ha? Isaiah, Kabanata 41, Talata 10. Ako'y sa iyo. Huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Papalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Isaiah, Kabanata 41, Talata 10. At sa puntong ito, samahan niyo kami na kilalanin ang mga bata na nakatapos ng kanilang mga activities at assignment noong episode 2. Heto na sila! Hindi namin kayong kasama sa aming mga tabi? Pwede niyo bang itaas ang inyong mga kanang kamay? Ilagay sa kaliwang dibdib at sabihin niyo, magaling! At sabihin ang pangalan niyo. Ulitin ng 3 beses, parang ganito. Magaling, 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 Teacher Pam! Very good! Napakahusay niyo talaga mga bata! Kaya sa ating susunod na activity, lahat ay kasali. Opo, totoo. Kung ikaw ay edad 3 pataas, sama-sama tayong gagawa ng ating activity ngayong hapon. Ang pangalan ng ating activity ngayong hapon ay Pop Goes the Fear. Ang mga kailangan natin dito ay balloon, safety pin, marker, scotch tape, face shield. Ang activity na ito ay paalala at magsisilbing application natin sa ating pag-aaralan ngayong hapon.
ang balloon o logo ay simbolo ng ating mga kinakatakutan. At ang safety pin ang gagamitin nating simbolo para kay Jesus. Kung ikaw ay nagdedesisyon sa hapon na ito, nahayaan mo si Jesus na tulungan at alisin ang takot mo, sundan mo lang ang mga sasabihin ko. Maliwanag po ba? Okay! Pero, paalala, para sa mga batang hindi pa kayang magpalogo ng logo, gawin natin ang tip number 4. Humingi ng tulong sa mga nakakatanda sa atin. At tandaan, pwede niyong ihinto ang video para masabayan niyo ang mga pamamaraan. Maliwanag po ba? Kung ganon, magpatuloy na tayo. Tandaan, ibibideo po natin ang ating mga sarili habang ginagawa natin ang activity na ito. Tandaan, isend ang inyong video sa RCLCP Google Classroom for Chapel para sa mga estudyante ng RCLCP at RCFGC naman para sa RCF Kids. Handa na po ba kayo? At ito ang ating mga gagawin. Sundan nyo ah! Una, palubohin ang logo at siguraduhin wala itong butas o singaw. Pangalawa, siguraduhin nakasara ito. Pangatlo, kunin ang marker at isulat sa logo ang inyong mga kinakatakutan. Pang-apat, kumuha ng scotch tape at idikit ang logo sa isang corner sa bahay o di kaya sa lamesa. Basta tandaan, hindi niyo po ito dapat hawak. At kung nakapag-desisyon ka na, sambitin mo ang panalangin na ito. At pagkatapos, sabay-sabay natin putukin ang ating mga logo na punong-puno ng mga takot natin. Tara, sabayan mo ako sa ating panalangin. Jesus, ngayong hapon, pinagdedesisyonan ko po na hindi na ako magpapadala sa aking takot. Sa halip, hahayaan ko po na ikaw ang kumilos sa buhay ko. At sa mga oras na ito, itinataas ko po sa iyo ang lahat ng takot ko. Amen. Tara, suotin na ninyo ang inyong mga face shield. What? Jesus, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po dahil sinamahan niyo po kami sa aming aralin ngayong hapon. Pangako!
ako po na simula sa araw na ito kapag kami ay natatakot, kami ay magtitiwala sa inyong at hihingi ng tulong. Maraming maraming salamat po. Amen. At dyan nagtatapos ang ating episode 3, Tandaan! When I am afraid, God helps me! Jesus makes beautiful.